bigla bang nawala ng signal ang iyong SIM card or nag-invalid SIM card na? Paano naman kapag nawala ang iyong cellphone tapos may laman ang iyong GCash? Ano po ang ating gagawin? Hi everyone! Kamusta and welcome to our channel. So, guys, ngayon lang tayo nagpangita. At busy lang po ako sa pag-online selling nito pong mga nakaraang araw. So, bago po ang lahat, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong videos dito sa ating channel. Nakikiblog po ang manok ng tatay ko. Pasensya na kayo. And this video is focused for helpful tips, important videos, and tutorial videos po na katulad po ng topic natin ngayon. Nabanggit ko kanina guys na busy ako sa pag-online selling at ito nga po yung ukay-ukay. So yan, araw-araw po ako nagla-live selling and yung pong payment ay dumadaan through GCash and also Cash Tin po. Ngayon, ito nga po ang ating video ay about po to sa GCash. Ngayon, yung mga payments po na iba ay napapasend sa old number ko na which is no signal na siya at invalid SIM card na. So, ilang beses na, mga 3 or 4 na po na merong nagsesend dun sa aking number na yon, and yun yung naging problema ko ngayon. So, paano ko siya mariripan? So, dapat yung send po ng payment ng bayad ko sa UKAY ay dun sa new number ko and dun po napapasend sa old number ko. Ang tanong, paano ko po ito naripan? Based on my experience guys, matagal ko ng SIM card to, tapos bigla siya nag invalid SIM card at nag-no signal na siya kahit niloloadan ko at ginagamit ko po rin siya na pang internet browsing. Pumunta po ako sa Globe Center na malapit dito sa amin guys and sabi nila pini-phase out na po nila yung mga lumang SIM card. And napapansin ko din guys na kapag nag-i-internet ako, mas marami pa yung loading at nauubos na lang yung data ko sa loading bago ako makapag-internet internet browsing. So, yun yung napapansin ko din sa SIM ko na ginagamit ko before. Ngayon kasi, yung mga bagong SIM card ngayon is 4G or 5G na, mga naka-LTE na. And yung bagong SIM ko ngayon, SIM ng Globe ay, yun, mabilis naman siya sa internet browsing ko ngayon, kahit free data lang siya, kahit wala akong load na kapag messenger ako and Facebook, kahit free data siya. Matagal na din kasi guys yung SIM card ko na yun, mga almost 5 years ko na siya ginagamit, kaya luma na yung SIM ko na yun. And ang pagkakamali ko guys ay ini-ignore ko lang yung mga text sa akin ni Globe na i-update ko yung aking number. Kaya guys, kapag meron po kayong nare-receive na text from Globe, i-update po natin ang ating number. Para hindi mapagaya sa akin guys, na bigla na lang siya nawala ng signal at nag-invalid SIM card na siya guys. And ito naman po ay libre. Punta lang po tayo sa mga Globe Centers na malapit sa atin. At para hindi po ma-deactive ang ating SIM, lalo na po kung ginagamit po natin ito sa GCash. Speaking of GCash guys, sa hindi ko inaasang pangyayari, nawalan ng signal at nag-invalid SIM nga po ang aking SIM. So akala ko wala lang talaga siyang signal, nirestart ko yung phone ko, tinanggal ko si SIM, binalik ko ulit, and talagang invalid SIM na talaga siya guys. And nagpunta nga po ako sa Globe, nabanggit ko kanina na phase out na po yung aking SIM at dini-active na po ito ni Globe. Tapos guys, may laman yung GCash ko dun sa old number ko. Ngayon, paano ko to maririfan? So, ito po yung laman ng aking GCash dun sa old number ko, kung makikita nyo guys. And dun po kasi napapasend sa old number ko yung bayad ng mga miners ko dun po sa aking live selling. So, paano ko nga ba ito maririfan? Guys, bago po tayo mag-start ng tutorial about po sa paano ko na-refund yung aking pera sa dati kong number, ay kinakailangan lang po natin guys ay parehas po yung information natin dun sa old at sa bago po nating SIM card. Kailangan po yung pangalan, birthday, at lalo na po yung valid ID na ginamit natin ay parehas para po mabilis po ang approve ng ating request kay GCash na ma-refund po ang ating pera sa dati nating number at matransfer po ito sa bago nating GCash number.
Una, punta po tayo sa Google Chrome at i-search po natin ang GCash Submit Ticket. Pagkatapos guys, i-click po natin yung nasa unahan, Submit a Request GCash Help Center. After natin maklik, nandito na po tayo sa form, Submit a Ticket. Pilapan po natin itong email address, GCash Registered Full Name, GCash Registered Mobile Number. Dito po guys, ang ilalagay natin yung old number po natin. Dito naman guys, sa concern category, i-click natin ang My GCash Account. Yan. Pagkatapos guys, at hanapin itong I still have funds on my old lost SIM. Kindly transfer to my new number. Dito naman guys, sa explain your concern, ang inilagay ko, my SIM has no signal and invalid SIM. I cannot longer to use it. Please help me to my concern and transfer for my new registered account in GCash. ASAP, thank you so much and God bless. And guys, inilagay ko din po ito sa description box. I-copy nyo na lamang po. Dito naman po sa old GCash number, ang ilalagay po ulit natin, ito po ang ating old number. Tapos, dito naman po sa new GCash mobile number, ilalagay lang po natin yung bagong number po natin. Pagkatapos naman guys, sa amount, ilagay lang po natin kung magkano yung i-request natin for refund. Dito naman po sa reason for adjustment, ang inilagay ko guys ay no signal and SIM card is invalid. Pagkatapos guys, check lang po natin itong valid ID. And pagkatapos, add file or drop files here. Dito ang ginamit ko guys, yung ID na ginamit ko sa unang GCash ko para mabilis po tayo ma-approve ni GCash. Pagkatapos po ay i-click po natin ang submit. After natin mag-submit ng ticket, meron tayong marireceive na email from GCash support. Dito mababasa natin, I have endorsed your concern to our escalation team to process your request. And sabi din dito guys, within 48 hours malalaman natin kung okay na yung request for refund ng ating pera. 5:24 ng hapon, nag-email sa akin si GCash support at wala pang 48 hours naka-receive ulit ako ng email na on process na yung request ko. Around 9:18 AM kinabukasan, na-transfer na yung pera sa new GCash account ko. So guys, wala pa siyang 48 hours since na nag-request po ako ng refund kay GCash. Makikita natin na successfully transferred to your new GCash account yung pera. So after kumabasa yun guys, yung email, chinek ko ang laman ng aking GCash at pumasok na nga siya. So ito nga po yun. Madali lang naman guys na mag-request ng for refund ng ating pera sa old and itatransfer po natin sa bago natin GCash number. Basta lang po guys, ang advice ko sa inyo ay same information at same valid IDs po ang ating gamitin para mabilis po ang approval at matransfer po yung pera sa bago nating GCash number. Akala ko guys, ha, hindi ko na to makukuha kasi medyo malaki-laki din naman yung halagang 3,400 and pinaghirapan ko po yun during hard selling. At thank you din po ako sa Globe at mabilis po ang kanilang response doon sa aking request para matransfer po agad yung pera doon sa bago kong GCash number. I hope this video ay nakatulong po ulit sa'yo. If you like this video, please give a big thumbs up, share with your friends and relatives, and comment down below any suggestion content or may katanungan po kayo sa topic natin ngayon. If gusto nyo po ma-shoutout on my next vlog, mag-comment lang po kayo dyan ng hashtag Niligna's Diary Vlog. Hanggang dito na lang po at huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong videos dito sa ating channel. At ako po muli, si Ate Angie. Keep safe to everyone. Thank you so much. And see you all guys on my next vlog. Ingat!